Yo, what's up mga ka-grooming? Magandang araw nga pala sa inyo at may bago tayong tatalakayin about sa anal sack. Bakit nga ba kailang i-anal sack ang aso at kung kailan nga ba ito pwedeng i-anal sack? So, mas mainam na rin kung hindi nyo kayang gawin o wala pa kayong masyadong kaalaman or experience sa mga ganitong sitwasyon ng aso, eh mas mainam na magpatulong na rin kayo sa veterinary para hindi na rin magkaroon ng problema yung inyong alagang aso. Kasi kung hindi ka marunong o wala ka pang experience sa pag-anal sack, baka pwede magkaroon siya ng infection or masobrahan yung paglabas ng anal sack niya. Kaya mas mainam kung magpapatulong na rin kayo sa vet kung wala kayong kalaman. So, mamaya tatalakay ko sa inyo kung kailan nga ba pwedeng i-anal sack ang aso ninyo, ang alaga ninyong puppy, or bakit nga ba ito kailangan gawin. Or kung hanggang kailan siya madalas pwedeng gawin. Kasi hindi naman pwede ito araw-araw eh. So, meron tayong proseso kung paano at kung kailan siya pwedeng i-anal sack. At malalaman din natin to. So, mamaya ibibigay ko sa inyo yung topic natin at ipapakita ko sa inyo kung paano i-anal sack yung aso. So, marami pong salamat sa mga bagong nanonood dyan at bago pa lang na nakita yung channel ko, at huwag nyo na rin pong kalimutan na mag-subscribe at i-like at i-click nyo na rin po ang notification bell. So, para updated kayo sa mga video na ibibigay ko sa inyo. Marami pong salamat. So, babalikan. Ito po yung proseso ng pag-anal sack. Ituturo ko po sa inyo kung paano at kung saan banda i-massage or isasabay ng konting pagpisil para lumabas yung anal sack niya. So ito, kadalasan katulad niyan. So makikita natin yan. Ito meron siya konti. Dito banda malalaman sa pinakababa ng puwet, may makakapakang bukol dyan na ayan. Ayan, yan yung anal sack niya. So, pipisilin mo siya ng konti, mamasage mo siya hanggang sa siya na yung iire. Pag siya yung umiris, tutulungan mo siyang ilabas yung anal sack kasi di niya kayang ilabas to. So, katulad yan. Sample ko ha. Makikita ko po sa inyo. Ayan. Umiire na siya. Tumitigas na yung muscle niya. Patanggalin ko na lang yun. Ayan, so kung sana siyang umiire. Ayan, tinulungan ko lang siya mga ka-grooming. Ganyan po yung konting proseso ng pag-anal sack. So, ibibigay ko po sa inyo mamaya kung kailan ba pwedeng i-anal sack o kung hanggang anong gaano katagal ang pwedeng pag-anal sack o anong itsura nung pet ng aso para malaman kung pwede na siyang i-anal sack. So, nabalikan ko po kayo mamaya. So, magandang araw po sa inyo. Salamat po. So, ayun na nga. Pinakita ko sa inyo kung paano mag-anal sack at kung paano ang posisyon ng paggawa ng at pag ano ng anal sack pag poproseso. So, kung kayo, hindi pa kayo masyadong biasa or wala pa kayo masyadong alam sa mga ganun, mas maigi na sa veterinary nyo na lang na ipaubaya yung mga ganung bagay. So, sasabihin ko sa inyo, bakit nga ba kailangan i-anal sack yung aso at kung kailan? Na kasi, ang sintomas ng pagkakaroon ng anal sack ng aso, pag marami na o puno na yung anal sack niya, madalas nangangati siya. Misal makikita mo, yung katulad nito, kinakasgas niya yung puwet niya, ayan, mga ganyan. So, ayan yung mga sinyalis na medyo marami na yung anus niya. So, kailangan ng tanggalin yun. So,
minsan makakapaan nyo yun eh. Meron yung sa pinakababa ng puwet niya, yung tinatawag na sa may bantang bandang anus, di ba? Yung anus na yun, sa baba nung may dalawang ano doon, burst anal gland, kung tawagin, burst anal gland. Kung ito, minsan tawag nila rito is anal sac, ayan yung tinatawag na yan. So pag napuno yan, ito katulad yan, pag napuno yan, yung dalawang yan, dalawang bola na nandiyan dyan, so pwede siyang ma-infection, pwedeng magkaroon ng infection, bacterial, ayan. Ita niya, di ba, pumutok na yung ano. So, kailangan ng operahan niya. Kaya dapat kung mas maganda, maagapan. So, madalas kasi may mga aso na kaya maglabas ng anal sac nila. Katulad ng mga large breed na yan. Yung mga playful na mga aso na katulad ng mga large breed na puwersa pagkahawak mo sa tali, yun yung madalas kaya nila maglabas nung kusa na lang lumalabas. Pero mas mainam pa rin na ipakonsulta nyo sa vet kung kailan pwedeng ipa-anal sac yung aso ninyo para si veterinarian magsasabi na kung kailan ba, every month ba or every 3 months ba. Kasi depende sa aso kung kailan siya nagpo-produce kagad ng bakterya sa kanyang burst anal, sa anal gland. Kaya may aso na matagal, may aso naman na mabilis ko. So, minsan nangyayari ito, kaya minsan yung aso nyo bagong paligo, tapos mabaho kagad. Yun, katulad nung brinag ko, nung nakaraan, na bakit nga ba mabilis bumaho. So, yun ang nagiging dahilan sa anal sac ng aso. So, lumalabas yung bakterya, tapos nangyayari kumakalat sa katawan niya. Siyempre, doon siya naglalakad sa ano, tapos doon niya na ipapahid sa sahig, hinihigaan niya yon. Doon, madalas kaya kumakapit sa katawan niya, minsan mabaho na rin. So, nagtataka kayo, bakit ang bilis mabaho ng aso ko? Kung minsan, kawawa yung aso. Kasi, ang baho nga niya, bagong paligo lang, mabaho na kagad. So, ilalabas nila yung aso. So, yung aso naman, kawawa. Kasi, hindi naman niya alam yung mga nangyayari sa kanya. So, kailangan magandang pag-aalaga at ma-maintenance nyo ng maganda yung aso ninyo. So, ayan, ipinakita ko sa inyo kung bakit nga ba kailangan i-anal sac ng aso ninyo sa para maging good health na rin siya. Tsaka hindi na rin po siya malagay sa ganung kalagayan na magkakaroon siya ng infection at puputok yung anal sac niya. So, marami pong salamat. Ito po konting kaalam.